Bigs Malino on settling misunderstandings with Mahal, sa amin ni Mola. Mayroon kaming sabihin na natin agad sa isa't isa kung ano ang problema. Ayusin natin agad kung may problema. Okay lang na mag-away na tayo ngayon. Huwag na nating ipunin. Tapos pag biglang nag-away tayo, sumbatan. Pero di ko sinasabi na perfect kami. Kung bako ka pa lang sa channel na ito, mag-subscribe na at i-click ang notification bell para updated ka sa bagong chika. Ang relasyon ni Migs Malino at Mahal ay nanatiling matatag noon sa kabila ng nauusong pangbabash sa kanilang dalawa. Marami ang natutuwa sa relasyon ng dalawa dahil ramdam ang tiwala at suporta nila sa bawat ginagawa ng isa't isa. Hiningan ng reaksyon si Migs Malino tungkol dito. Well, ayaw naming ikumpara yung sarili namin sa pinagdadaanan nila. Iba rin kasi ang issue. Magugulat na nga lang kami. Ah, ito pala ang issue nila. Different personalities, different reasons. But we don't wanna compare. Pero kami ni Mahal na pagdaanan namin yun. Sa lahat kasi yung pandemic ang pinakamatinding pinagdaanan. Kahit di sa relationship na boyfriend-girlfriend, sa mag-asawa, kahit magkapatid, kahit magnanay. Mayroon din kasing study na what's happening right now is residue ng pandemic, eh. Yung last decision made before moving on to the new world. Pero I don't want to give reasons sa mga naghiwalay, siguro nagkataon lang talaga. It's just 2023 is the end and it's the beginning para sa ibang tao. 4 na taon na silang magkasintahan. At bukas din sila pagdating sa kanilang live-in setup. Ano ang sikreto sa relasyon nila ni Mahal? Sa amin ni Mahal, mayroon kaming sabihin na natin agad sa isa't isa kung ano ang problema. Ayusin natin agad kung may problema. Okay lang na mag-away na tayo ngayon. Huwag na nating ipunin. Tapos pag biglang nag-away tayo, sumbatan. Yun ang ginagawa namin hangga't maaari. Pero di ko sinasabi na perfect kami. Consistent pa rin si Migs Malino kahit wala na si Mahal sa kanyang buhay, patuloy pa rin itong inaalala niya. At sa ngayon ay siyempre naiinggit si Migs at gusto na rin niyang magpagpapakasal at pagbuo ng sariling pamilya. Wala pang pinag-uusapan tungkol dun ngayon kasi parang LM on the verge of being busy na kanya-kanyang career tapos business.
Ang dali kasing lamagay sa tahimik, sa totoo lang madali yun. Kung gusto nyong mag-settle down, mag-anak. Sa dali nun, may mga factors na kailangan kong I consider, especially our career, masarap i-maximize. Yung mga nagbi-baby, siguro nakadesisyon na sila and siguro timing na sila para mag-baby. Madaling mag-baby, pero ang dami naming inaasikaso. Parehas kami na may iba kaming baby na gusto kong mag-boom this year. Of course, hanggat kaya, sa career, sa negosyo. Napag-uusapan namin kung hanggang saan ang limitasyon namin ng oras namin para i-maximize lahat ng bagay at kung kailan kong magsisimula ng bagong yugto. Yun, pinag-uusapan namin yun. Pero di namin pinag-uusapan, baka pwede naman ganito. Pero alam naman namin, ramdam naman namin, pero napag-uusapan. Importante na pag-uusapan. Kung sakasakali, masusorpresa na lang daw ang publiko pag nag-propose na si Megs kay Rose Ann. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko sasabihin sa inyo kung kailan. Syempre, mayroon tayong mga idea dahil nakikita natin. Pero di ninyo malalaman. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mag-subscribe na at i-click ang notification bell para updated ka sa bagong chika. Woo!